If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako ang inyong tagapagbalita, Merasol Sibayan Cacho. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito para sa mga bagong kaganapan sa Pinoy Rab YouTube channel. Mga ulo ng balita. Balita sa pagtataya ng panahon. Ngayong alas 3 ng umaga, ang bagyong Nika ay nasa 100 km silangang timog silangan ng Kasiguran Aurora na may lakas na hangin na 120 km/h at bugso ng hanggang 150 km/h. Kumikilos ito pakanluran hanggang kanluran sa bilis na 20 km/h. Lokal na balita. Interim na modernized PUV para sa Davao City, target ng LTFRB. Kian Hotline, nakatanggap ng higit 100 tawag sa 2023. Payo ni FBRRD kay Sara na iwan ang politika. If FBRRD magre-retiro na sa politika ng Davao City. Balitang pambansa. Kibuloy na ospital dahil sa irregular na tibok ng puso. Naseda, aksyon ni Rosel ay nakakasira ng tiwala ng publiko. Pandaigdigang balita, alitan sa Mar-a-Lago kung paano naging digmaan ang pag-hire ng mga tauhan ni Trump. Sunod-sunod na airstrike ng US sa Yemen ayon sa opisyal na depensa. Balitang aliwan. SNL cast direktang nananawagan kay President-elect Donald Trump sa cold open ng post-election episode. Grammy Award 2025 nominations ini hayag na. Balita sa palakasan, Lionel Messi at Inter Miami hindi pinalad sa playoffs ng MLS matapos ang pagkatalo sa Atlanta United. LSU binatiko sa pagdala ng buhay na tigre sa stadium bago talunin ng Alabama. Balitang itinatampok. Pilipinas, Davao City, nagtatayo ng mga bagong green spaces sa ilalim ng Eco Parks Initiative. Alabama, tagumpay ng Jalen Melrose at Crimson Tide kontra LSU. Trivia,
Alam mo ba, si Andres Bonifacio ay self-taught sa sining ng digmaan? Ulat panahon. Pagtaya sa panahon sa Davao City, inaasahan ang bahagyang ulap at mga pag-ambon sa buong araw na may temperatura sa paligid ng 36 degrees Celsius at banayad na hangin. Mananatiling mataas ang antas ng halumigmig, aabot sa 80% sa umaga at bahagyang bababa sa hapon. Mas mainam na magdala ng payong para handa sa biglang pag-ulan. Pambansang pagtaya sa panahon, Pilipinas. Ang Pilipinas ay makakaranas ng kalat-kalat na ulap na may mas mataas na tsansa ng ulan sa silangang rehiyon dulot ng hangin mula sa hilagang silangan. Magdala ng payong o kapote upang makaiwas sa biglaang pag-ulan. Balitang lokal, LTFRB planong magbigay ng modernisadong PUVs sa Davao City. Sa Davao City, balak ng LTFRB Davao na pansamantalang mag-deploy ng mga 28-seater na modernisadong PUVs upang masolusyonan ang kakulangan sa transportasyon. Ayon kay LTFRB Davao Regional Director Nonito Llanos III, isinasigawa na ang pag-aaral at pagkuha ng datos. Humigit kumulang 1,000 PUVs o 30% ng mga otorisadong sasakyan ang hindi na aktibo. Ang mga modernisadong PUVs ay nakadepende pa rin sa pahintulot ng pamahalaan ng Davao City at LTFRB Central Office. Kian Hotline tumanggap ng higit 100 tawag noong 2023. Noong 2023, nakatanggap ng 128 tawag ang Kian Gabriel Hotline ng Davao City na may kinalaman sa pang-aabuso, pagsasamantala at pagbabaya sa mga bata. Ayon sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, nakatulong sila sa 37 batang may alitan sa bata, CICL, at 224 na mga batang nasa panganib sa pamamagitan ng mga sentro tulad ng Balay Pag-asa at Balay Nangupan. Hanggang September 2024, may 33 CICLs at 122 mga batang nasa panganib ang mga naitala ng may 120 tawag na natanggap. Ang hotline ay alay kay Gabriel Akean Gabriel, isang biktima ng pang-aabuso. Dating Pangulong Duterte, pinayuhang umalis si Sara sa politika. Pinayuhan ni dating Pangulong Duterte ang anak na si Vice Presidente Sara Duterte na lisanin ang politika at tahakin ang mapayapang pamumuhay kasunod ng mga usap-usapang maaari siyang ma-impeach. Ayon sa panayam noong November 7 sa IFM News Davao, iminungkahi ni Duterte na subukan ni Sara ang negosyo sa halip na politika. Ang mga chismes ng impeachment ay nagsimula ng hilingin ng mga mambabatas na siyasatin ang paggamit ni Sara ng confidential funds para sa transparency.
FPRRD nagretiro na mula sa politika sa Davao City. Formal nang nagretiro mula sa politika si dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, at kinumpirmang hindi na siya babalik bilang alkalde ng Davao City. Ayon sa panayam sa IFM News Davao noong November 7, sinabi niyang, "Hindi na ito ang aking panahon at nais ipasa ang liderato sa mga anak na sina Vice Presidente Sara Duterte, Kongresista Paulo Duterte at Mayor Sebastian Duterte. Pinabulaanan din na ang balak tumakbo sa Senado at binigyang diin ang hangarin para sa mapayapang pagre-retiro." Balitang pambansa, kibuloy ipinapa-ospital dahil sa irregularidad ng tibok ng puso. Pastor Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong dahil sa kasong human trafficking ay dinala sa Philippine Heart Center, PHC, noong November 8 matapos makaranas ng pananakit ng dibdib. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, ang pagsusuri sa kanya noong November 7 ay nagpakita ng atrial fibrillation na may rapid ventricular response, isang delikadong kondisyon. Inirekomenda ng PNP General Hospital ang mas masusing pagsusuri at pinahintulutan ng Pasig Regional Trial Court ang paglipat sa PHC kung saan siya ay bantay sarado at sa ilalim sa karagdagang pagsusuri hanggang November 16. Sa SEDA, ang mga aksyon ni Rosel ay nagpapahina sa tiwala ng publiko. Pinuna ni Junel Saseda, kilala rin bilang si Inday Jusa Chong Bian Osminia, ang mga aksyon ni Colin Rosel, dating Cebu City Administrator, matapos itong maaresto noong November 8 dahil sa usurpation of authority at pagtutol sa pag-aresto sa Cebu City Hall. Si Saseda na siya ring nagreklamo sa kasong nepotismo laban kay nagkait na Mayor Michael Rama ay kinundina ang kilos ni Rosel at binigyang diin na ang mga lingkod bayan ay dapat magtaguyod ng batas at magsilbing halimbawa. Sinubukan ni Rosel na pumasok sa kanyang opisina matapos magtapos ang kaniyang suspensyon, ngunit pinipigilan na nag-udyok sa kanya na magsagawa ng isang press conference sa opisina ng nagkait na alkalde. Binanggit ni Saseda ang kahalagahan ng integridad at pagsunod sa batas ng mga opisyal ng gobyerno. Balitang pandaigdig. Mga laban mula sa Mar-a-Lago Patio. Paano ang pagpili ng mga tauhan ni Trump ay naging digmaan na? Habang papalapit si Donald Trump sa kaniyang muling pagtakbo sa halalan noong Martes ng gabi, agad na naging sentro ng atensyon ang pagpuno ng mga posisyon para sa posibleng ikalawang termino. Ang usaping ito ay nauwi sa isang matinding labanan sa loob ng mga dining area ng Mar-a-Lago. Noong Miyerkules ng gabi, puno ang ballroom ng mga tao na nais makaupo malapit sa karaniwang pwesto ni Trump sa likod ng velvet rope. Nakitang nakikisama sa club
ang mga kilalang tao tulad nina Robert F. Kennedy Jr., tulad Donald Trump Jr., Tulsi Gabbard at Tom Barrack. Iginugol ni Trump ang bahagi ng araw sa pagsusuri ng mga pangalang inirekomenda ni Transition Co-Chair Howard Lotnick. Bagaman, may mga haka-haka kung lubos ba niyang pagkakatiwalaan ang mga ito. US, naglunsad ng ikalawang magkasunod na gabi ng pag-atake sa Yemen ayon sa opisyal ng depensa. Nagsagawa ang Estados Unidos ng ikalawang magkasunod na gabi ng mga pag-atake sa mga target ng Houthi sa Yemen matapos ang serye ng pag-atake noong Sabado. Ang mga pag-ataking ito ay pangunahing tumatarget sa mga pasilidad na ginagamit ng grupong rebelde na suportado ng Iran upang mag-imbak ng mga advanced na armas. Lalong tumindi ang mga atake bilang tugon sa patuloy na banta ng mga Houthis sa mga barkong pandigma ng US at mga komersyal na barko sa Red Sea at Gulf of Aden, mga mahalagang ruta ng kalakalan. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nagpapatuloy ang mga atake ng Houthi na nagpapalala sa matinding krisis pang-humanitarian sa Yemen na pinapalala pa ng patuloy na digmaang sibil at mga kalamidad sa klima. Ang US ay patuloy na tumatarget sa mga puwersang Houthi sa nakaraang taon gamit ang mga advanced na armas tulad ng stealth B-2 bombers upang magbigay ng mensahe tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Balitang aliwan. Cast ng SNL direktang humiling kay President Trump, President-elect Trump, Donald Trump sa cold open ng post-election episode. Sa unang episode ng Saturday Night Live, pagkatapos ng presidential election, isang membro ng cast ang humarap kay President-elect Donald Trump ng may kalukuhan. Ipinaabot ang kanilang kagustuhang maisama sa listahan ng hindi kabilang sa mga political enemies nito. Nagsimula ang sketch ng seryoso. Kinikilala ang pagkabigla at takot ng marami sa mga resulta ng halalan. Ngunit mabilis itong naging komedya ng magbiro si Kenan Thompson na susuportahan si Trump mula simula. Habang ang iba pang miyembro ng cast ay nagbiro na bumuto sila para sa kanya ng maraming beses. Kasama sa segment ang isang binagong impersonation ni Trump ni James Austin Johnson na nagpakita ng isang muscular na versyon ng presidente. Nagkaroon din ng cameo si Dana Carvey bilang si Elon Musk. Pagpapahayag ng Grammy Award nominations 2025. Inanunsyo na ang mga nominado para sa 2025 Grammy Awards noong kung saan nangunguna si Beyoncé na may 11 nominasyon na nagdala sa kanya sa kabuuang 99 nominasyon, higit pa sa anumang ibang artista. Sina Kendrick Lamar, Charlie XCX, at Billie Eilish ay nakakuha ng tig-7 nominasyon. Ang mga nangungunang kategorya ay kinabibilangan ng Album of the Year, Beyoncé, Cowboy Carter, Taylor Swift, The Tortured Poets Department, Sabrina Carpenter, Short and Sweet, at iba pa.
Record of the Year, The Beatles, Now and Then. Kendrick Lamar, Not Like Us. Sabrina Carpenter, Espresso. Song of the Year, Beyoncé, Texas Hold'em. Kendrick Lamar, Not Like Us. Taylor Swift, Fortnite. Best New Artist, Chappell Roan, Benson Boone, Sabrina Carpenter. Best Pop Solo Performance, Billie Eilish, Birds of the Feathers, Beyoncé, Bodyguard. Best Rap Album, Doechii, Alligator Bites, Never Heal. Eminem, The Death of Slim Shady. G. Cole, Coley, Might Delete Later. Best Country Album, Beyoncé, Cowboy Carter. Chris Stapleton, Higher. Cassie Musgraves, Deeper Well. Ang mga nagwagi ay iaanunsyo sa event sa Los Angeles sa Pebrero 2. Balitang pampalakasan. Si Lionel Messi at ang Inter Miami tinalo sa MLS playoffs sa kapanipaniwalang pagkatalo sa Atlanta United. Si Lionel Messi at ang Inter Miami ay tinalo sa isang nakakagulat na 3-2 ng Atlanta United sa unang round ng MLS playoffs at na eliminate sa best of 3 series decider noong Sabado. Bagaman si Matias Rojas ang nagbukas ng score bilang mabilis na tumabla ang Atlanta United sa pamamagitan ng 2 goals mula kay Jamal Theary. Tinabla ni Messi ang laro sa 65 minuto, ngunit ang header na si Bartosz Szlez sa 76 na minuto ay nagbigay ng panalo para sa Atlanta. Ang Miami ay may record-breaking regular season ay itinuturing na paborito upang manalo sa MLS Cup. Ang Atlanta na makakalaban ang Orlando City sa conference semifinals ay nakaraan pagkatapos ng serye ng mga nakakagulat na pagkatalo sa East. LSU pinuna matapos magdala ng Cage Live Tigers sa stadium bago ang pagkatalo sa Alabama. Ang number 15 LSU ay nakatanggap ng batikos matapos ipakita ang isang live caged tiger na pinangalan ng Omar Bradley sa Tiger Stadium bago ang kaniyang 42-13 pagkatalo sa number 11 Alabama sa kaniyang SEC Showdown. Inilabas ang Tiger sa field gamit ang isang cage. Nagiging sentro ng atensyon na may spotlight at mga photographer. Ngunit ang pagbabalik nito sa isang matagal ng tradisyon ay nagdulot ng kontrobersya. Iniwasan ng LSU ang ganitong gawain noong 2015. Pinanatili ang kanilang live mascot na si Mike Seven sa campus. Pinuna ito ng mga kritiko kabilang na ang PETA at ang mga lokal na nagprotesta. Itinuturing itong malupit habang ipinagtatanggol ni Louisiana Governor Jeff Landry itong bilang isang parangal sa mga nakaraang mascot. Sa field, dominado ng Alabama na pinangunahan ni quarterback Jalen Milroe ang kupunan sa tagumpay.
Balitang itinatampok, headlines sa Pilipinas. Davao City nagbukas ng mga bagong green spaces sa pamamagitan ng Eco Parks Initiative. Ang Davao City ay gumagawa ng malaking hakbang patungo sa magiging sustainable sa pamamagitan ng bagong inilunsad na Eco Parks Initiative. Nangako ang pamahalang lungsod na lumikha ng mga green spaces sa mga urban na lugar upang labanan ang polusyon at pagbutihin ang kalidad ng buhay. Magkaroon ang mga parke ng mga walking trails, bike lanes at mga educational hubs na nagtatampok ng environmental conservation. Layunin ng inisyatiba na itaguyod ang ecotourism at magbigay sa mga Daboenyo ng mas maraming lugar upang tamasahin ang kalikasan habang sinusuportahan din ang biodiversity. Inaasahang maging full operational ang mga eco parks sa susunod na taon. Jalen Melro ng Alabama naghatid ng tagumpay sa Crimson Tide laban sa LSU. Si Jalen Melro, quarterback ng Alabama, ay nagpakita ng kahanga-hangang laro nang talunin ang Crimson Tide ang number 15 LSU 42-13 sa isang mahalagang SEC matchup. Nag-rush si Melro ng 185 yards at nakapagtala ng apat na touchdowns. Kabilang ang isang mahalagang 72-yard run sa isang apat na quarter upang tiyakin ang tagumpay. Sa kabila ng punong Tiger Stadium, ang depensa ng Alabama ay nag-step up din. Na-intercept ang dalawang passes mula kay Garrett Nussmeier ng LSU. Sa tagumpay na ito, umabot sa 7-2 ang Alabama habang bumagsak sa 6-3 ang LSU. Trivia. Alam mo ba? Si Andres Bonifacio ay isang self-taught na eksperto sa sining ng digmaan. Si Andres Bonifacio, isa sa mga pangunahing tauhan sa Rebolusyong Pilipino, ay isang self-taught na military strategist. Kahit wala siyang formal na edukasyong militar, ang pamumuno ni Bonifacio at ang kanyang pangunawa sa mga taktika ng gerilya ay nagbigay daan upang matagumpay niyang pamunuan ang Katipunan, isang grupong rebolusyonaryo na lumalaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang kanyang kakayahang matuto mula sa mga aklat at karanasan ay nagbigay inspirasyon sa marami at nagpakita sa kanyang likas na mga katangian sa pamumuno. At yan ang mga balita sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-komento at i-share. At hanggang sa muli, ito si Merasol Sibayan Cacho, nag-uulat. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.